Maaari mo ba akong tulungan? Anong klaseng tulong? Ang dahil kong tulong ay nagagaling sa iyong puso, anak. Anak,
Mapangasal mo kung sino ako. Mapalad ka, anak. Umabot ka sa muling patak ng aking dugo. Mula ngayon, ako ay mapapasayo. Kung kailangan mo ako, ako ay iyong madarama. Mula sa iyo at sa lahi mo, ay mabubuo ang bagong Jerusalem. At masusulat ang pangatlong tipan. Panginoon ko, kung ang kahilingan niyo ay kaligtasan ng mundo, gawin niyo sa akin ang gusto ninyo. Brother, mag-ingat ka. Sige, brother. Sige. Mabalik ka. Ingat. Brother. Brother. Brother, hey, brother, farewell. Ingat. Ingat ka, ha? Magandang hapon mo, Father Ontiveros. Oh, ikaw pala, Brother Teruel. Pumunta ho ako sa opisina ninyo, pero wala ho kayo doon, kaya naisip akong pumunta dito. Alam mo namang ito lang ang libangan ko. Oh, bakit? Alis ka na ba? As one of the top seminarians of the San Jose Seminary, I'm greatly honored to be your rector. Now, Brother Teruel, the next 2 years, ang pinakamahirap na bahagi sa iyong pagpapari, ang buhay sa labas, dito mo masusubukan kung ang iyong buhay at puso ay kaya mo nang ipaubaya sa paglilingkod sa may kapal. Marahil ay alam mo nang ibig kong sabihin. Goodbye, Brother Teruel. I will pray for your return, for you to continue your devotion to our God Almighty. Salamat po, Father Antiveros. Asahan ninyo muli akong babalik. Hindi ka ba nahirapan sa biyahe mo? Ah, hindi naman po. Mama? Mabuti. May lakad ka ba? Gabi na. Eh, may meeting ko kami sa Department of Tourism eh. Maraming dating na turista, kaya kaming mga bagong empleyadong naatasang gumawa ng local itineraries nila. Ah, siya nga pala. Siya ang pinsan mo si Anita. Kagagaling lang niya ng Bataan. Siya makakasama natin dito sa bahay at makakatulong na rin sa gawain. Ako yung John, kung tatandaan po nyo, ako po yung maliit na bata na lagi yung karga-karga sa probinsya. Anita, sabi ko na nga ba, namumukhaang kita eh. Tinan mo nga naman, dalagang-dalaga ka na. Hindi naman. Siguro marami naliligaw sa'yo, no? Ako, hindi mo. Wala po sa isip ng mga ganyang bagay. Ako na, kuya. Kuyang, mamang, may bisita ho tayo. Si Aling Rose ho, kasama ho yung anak niya. May sakit ho yata eh. Magandang gabi po, Nanay Viring. Nagpunta po ako dito sa inyo para humingi po ng tulong. Nasakit po ang anak ko. Parang ahawadyo na po, Nanay Viring. Kailangan po siyang madala kagad sa ospital. Hindi po siya mawala ng lagnat. Natatakot na po ako. Pero wala naman po kaming pera. Ano ba ang sakit ng anak mo? Hindi po, gumagaling ang mga sugat niya. At ayaw po bumaba ang kanyang lagnat. Ang anak ko! Napapanak kayo! Ang anak ko! Tulungan niyo ako, anak ko. Ah!
po, Panginoon. Salamat po. Tol, mukhang baswit ang araw natin ngayon, ah. Hapon na. Wala pa rin tayong delensya. Wala man lang happening. Oo nga eh. Nakakaba na. Mabuti pa kaya. Umahanap tayo mapoprospect. Yun. Hindi ba pwedeng prospect yun? Oo nga, no? Ha? Ha? Okay. Ayos ah. Okay ka talaga. Tara. Tol, pwede ka bang maabala sandali? Meron lang kaming iaalok sa'yo. Pasensya na kayo, hindi ako gumagamit yan eh. Wow, Tol! Hindi ako gumagamit to! Eh, paris pala to eh! Wala to! Sige na! Pwes ngayon, patututo kang gumamit. At kapag natuto ka na, dadaling ka namin doon, doon, sa Gloria, masarap doon! Doon! Panata na namin! Iyakang-iyakang ko ba? Usap pa tayo, ah! Come on! Hurry! Hurry! Thank you for saving my life. Imagine, you risked your own life just for me. Forget it, John. I mean, it just so happened that I was at the right place and at the right time. Anybody could have done it. I'm glad to know that you're a balikbayan from the States. Actually, I'm in the tourism business, and if you like, I'd be glad to take you around. I'd be very interested in that. So when are you going to take me out? You, whenever you're free. Sino man? Mga kana kami ni Crisologo at Hinson. Matagal na mag-aaway yung mga yan. Magkikita ba tayo muli? Sabi! Oo! Tinipi ako sa'yo. Pag nag-cruz ang ating landas, ang dati nang tatak na ng dyaryo. Sa'yo natin! Thank you.
Will you please put that off, if you don't mind? Alam mo, hindi maganda sa babae na ninigarilyo. Why? Don't you find me attractive? You know, John, I'm just wondering. I mean, guapo ka naman. But how come you never had a girlfriend? You're not even married, you're still single. Well, I guess I just don't have the time for it. Ikaw, I'm sure meron kang iwang boyfriend sa States. Well, that's the main reason why I'm here. I'm trying to find myself. Ever since my boyfriend left me in the States, he left me for another girl. Let's not talk about the past anymore. Let's talk about other things. Siya nga pala, I'd like to thank you for showing me around. It's really nice pala in Manila. And someday I'd want to live here. You know, Anjeli, I'd like you to meet my mom one of these days. Talaga? Okay, I'd really want to meet her. Pare, naniniwala ka ba dyan? Eh, parang may sira ulo niyan eh. Bale mo, mapagaling. Rico! Tulungan niyo nanay ko! Inay! Inay! O, tingnan mo. Parang milagro, ah. Inay! Inay ko! What happened? Well, John, you did a very good deed. I wouldn't have believed it if I didn't see it with my own two eyes. What do you mean? Look. Look what happened to your pants. Ano ba nangyari? Nasaan ba tayo? John, don't you remember? We were riding by, we were passing by this big commotion of people about an hour ago when you saw this poor, helpless woman. And I think she was suffering from a heart attack. I see. I hope you didn't mind the... No, of course not. It was such a pleasure seeing you help that poor, helpless woman. You know, you're really a good man, John. Thank you. Aking Panginoon, sa kalooban mo kaya ako narito at naglilingkod sa iyo. Humihingi po ako ng tulong sa inyo. Mahal ko po ang bukas ko. Kaya na po nalilito na ako. Hindi ko na po alam kung ano gagawin ko. Ama, isasamo ko sa inyo. Bigyan niyo ako ng patotoo tungkol sa iko. Kung ang ikong ang tunay na Espiritu Santo at mula sa inyo, pagkalooban niyo ako ng patunay, subalik ko siya.
ay hindi sa inyo at mula sa masamang espiritu. Iligtas niyo po ako. May kailangan ka ba, iho? Bakit ayaw mo sumagot? May kailangan ka ba sa akin? Panginoon ko! Diyos ko! Maria Virginia, darating ang araw na tatawagan kita upang gawin kong buhay na instrumento dito sa lupa. Bakit ako pa, Panginoon? Ako'y isang hamak ng kasalanan lamang. Marami pong higit na karapat-dapat dyan kaysa sa akin. Mga pare, mga madre, mga banal... Maria Virginia, dapat mong malaman na ang kagustuhan ko ang siyang masusunod.
Mga kapatid ko sa kursilyo numero 3, yan ang maikling life testimony o talambuhay ko. At para naman paliwanag sa mga kapatid nating nagtatanong kung saan ang galing ang pangalang Ingkong. Dito sa ating bansa, ang salitang Ingkong ay nauunawaan ng lahat. Ang Ingkong ay isang ermitanyo na nahalintulad sa isang pulubi na namamalimos sa daan. Siya man ay namamalimos din. Hindi lang sa lapi, kundi ng ating mga kasalanan. Siya ang Ingkong ni Adan at ni Eva. Kung siya man ay nanggagamot ng katawang lupa, mas higit siyang nanggagamot ng kaluluwa ng tao. Magsitayo tayo at manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Nakapagpasya na si Mamang na doon na muna kami maninirahan sa Bataan. Total, malaki naman yung lupain namin doon eh. Isa pa, gusto ni Mamang na doon ay pagpatuloy yung mga gawain niya. Bakit doon pa? Doon kasi gusto ng Mahal na Ingkong na ipagpatuloy ni Mamang ang kanyang mga nasimulan na. Naiintindihan kita. Hayaan mo. Pag may pagkakataon ako, pupunta ako. Para makatulong sa paglilingkod. Malayo-layo pa rin yung aming biyabiyahihin eh. Kaya kailangan, maaga pa lang eh, lumalakad na kami. Manuel? Mamang. Oh, nailagay mo na ba ang mga daladalahan natin sa sasakyan? Opo. Opo, Mamang. Anita, pakitingnan mo nga uli at opo. Mahirap nang may maiwanan. Opo, Mamang. Opo, malayo-layo rin balikan yan. Oh, ligaya. Opo. Paminsan-minsan naman eh, dalawin mo kami doon, ha? Asahan niyo po, Mama Biring. Jan, ikaw na muna ang bahala dito, anak, ha? Opo, Mamang. Mag-iingat po kayo. Manuel, Anita. Oo, kuya. Kayo na bahala kay Mamang, ha? Oo, kuya. Susunod. Ave Maria Purisima. Simpikado concebida. Maaari ko bang patawarin ninyo ako sa aking mga kasalanan? Anong kailangan mo? Mahal na yung kung gusto ko pong makakita. Talikdan mo ang masamang gawain. Iwasan mo ang sigarilyo at ang alak. Magsisika sa iyong mga kasalanan. Dito lang po kayo. Dito na po tayo. Nay na po, Lola. Ave Maria po rin sila. Sintigado pang si Vida. Saan ang gumaling? Saan kayo na po ang sinunod? Huwag po kayo mag-alala. Gagaling po kayo. Manalig kayo. Oo. Ayos lang po ng pila. Ayan, malapit na po kayo. Sandali na lang ho. Tumingin ka sa akin! Balik ka, Satanas! Wala kang karapatan sa tao ito! Ako lamang ang makapangyarihan! Saan lumapit mo kayo dito? Ayan. Sige ho. Paunahin na lang yung bata. Para saan ba ito? Ay, pampalinis siya ng dugo. Ugat ng kugon, ilalaga muna pagkatapos iinumin. Hindi malalim.
sa ngalan ng Ama ng Anak ng Spirit Santo. Salamat po, malain ko. Manalangin ka at magsisi ng iyong kasalanan. Opo. Ako ay Mama Biring. Nang gagamot siya. Ano? Tumutulong? Nagpapaalipin ka rito samantalang senyorita ka sa bahay? Nasisira na ba ulo mo? Papa, kung meron kayong gustong sabihin, sa bahay na ho. Sasama ka sa akin. Iuwi kita sa Maynila. Hindi kita pinag-aral sa kolehiyo upang pabusabos ka sa mga huwad na mga panatiko yan. Tayo na! Tayo na sabi! Ligaya? Iha? Naku, ang dami-dami kong... Ang ganda-ganda ng mga damit na pinamili ko sa'yo. O ayan, di ba? Bagay na bagay sa'yo ito. Mamaya isusukat mo, ha? At saka marami pa dito sa ilalim. Anak, may problema ka ba? Bakit naman parang anungkot-lungkot mo? Hindi mo ba nagustuhan ng mga pasalubong ko sa'yo at nagmamaktol ka, ha? Ang papa kasi, paano po, sinabi ko na rin sa kanya ang nasaksi akong pagmimilagro ng Amerik Torres Corsilio House noon. Pero ayaw niya maniwala sa akin, Mama. Sabi pa nga niya, baka raw namamaligmata lamang kami sa mga kasamahan ko. Baka naman tama ang papa mo, iha. Kasi modernong panahon na ngayon. At mahirap nang maniwala sa milagro, di ba? Pati ba naman kayo, Mama, ay nagdududa na sa akin sinabi? Aba, sayang naman ang pinag-aralan ko sa kolehiyo kung mamamali pa ako ng paghatol kung totoo o hindi ang isang milagro. Ako naniniwala sa'yo. Pero ang papa mo, mahirap na maniwala siya sa'yo. Alam mo naman siguro ang naging dahilan ng pag-aalinlangan ng papa mo sa Panginoong Diyos. Ang iyong ina at ang nakababata mong kapatid. Madalas niyang itanong sa kanyang sarili kung bakit naging bingi ang Diyos sa mga panalangin niya. Kung bakit ang mama mo at si Roger pa ang kinuha at hindi siya. Sadyang mahal na mahal sila ng papa mo. Kung minsan ay parang tuluyan na siyang nawala ng pananalig sa Panginoon. Honey! Ha? Hi! Ah! O bakit? Ano nangyari? Ah, wala. Masyado lang siguro akong napagod sa pagsishopping. Kamusta ka na, ha? May surprise ako para sa'yo. Talaga? Wow! Ah, naku, ang ganda naman ito! Akin ba talaga to? Oo.
Naku, honey, masyado mo naman akong ini-spoiled. The pleasure is mine, honey. I love you. I love you too. Thank you. Oh! Honey, anniversary natin next week. Uh-huh. Anong gusto mo? Kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Bakit hindi mo bigyan pansin ang anak mong si Ligaya? Para kasing nagtatampo na siya sa'yo eh. At ang isa pa, hindi ba ang mahalaga naman? Mahal kita. Mahal mo ako at ang iyong anak. Sana huwag ka magbago. Alam mo naman na ikaw ang lahat-lahat sa akin. Ikaw lang ang kayamanan ko. Lahat ng ari-arian ko. Bale, wala lahat yun. Magkasama lang tayo. Maligaya na ako. Akala namin hindi ka na makakapag-serve dito sa kapilya eh. Mabuti na lang at kahit sa pag-iigpit ng papo mo eh, nandito ka pa rin at handa kaming tulungan. Alam mo, kaligayahan ko makapaglingkod dito sa kapilya. Kaya, habang may pagkakataon, saan mong tutulong pa rin ako? Eh, paano kapag ka nalaman ng papo mo na nandito ka? Huwag ka mag-alala, Manuel. Walang magagawa ang papa. Ang lahat lang naman ang ginagawa ko ay para sa Diyos lamang. Sasama ka sa akin! Papa! Sandali lang, hold on, Manolo! At ikaw! Tama na, Papa! Maghanap pa ng kauri mo! Na dapat sabayan! Mga impostor! Nakatulad mong mababawa utak! Tayo ang bahala dyan! Sumunod na lang kayo sa bahay! Papa! Tayo! Tigas ang uli mo, ha! Ito ang mga! Upa mo na! Ah, mama, masakit! Uli-uli, anak. Mag-iingat ka, ha? Mama, wala naman kaming masamang ginagawa ni Ligaya eh. Para namamasya lang kami. Mama, viring ito na po yung tubig na mainit. Anita, ihanda mo na yung mga dahon at itatapal ko na sa sugat ng kuya mo. Opo, Mama, viring. Oh, oh. Maray, Mama, masakit. Maraming taong may maruruming isipan at nabubulagan, anak. Kaya ipagpasadyos na lang natin sila. Hindi pa tayo tapos, Ligaya! Dapat mong malaman, natutulog ako sa pinaggagawa mo. Hindi ko kalahin na lalabagin mong maipit kung pinagbabawal sa'yo. Hindi ka maaari magkaila. Dahil huling-huli kita sa akto. Eh, bakit ako'y nagagalit? Wala lang po kami ginagawa masama. Wala pala, ha? Hindi ba pinagbabawal ka sa'yo na huwag kang pabubusabo sa isang tambak ng mga mangmang at mga panati kong yun? Papa, bakit ganoon na lang pagkutsahan sa mga tao? Wala namang ginagawang anumang masama sa inyo. Tahimik naman sila. Nakakatulong pa sila sa may hirap. Nakakapaglingkod pa rin sila sa Panginoon Diyos. Ano ka mo? Nakakatulong sa mga may hirap at naglilingkod sa Diyos? O sinasangkalan nila ang kanilang relihiyon sa pangutot sa mga taong mangmang at nabubulagan? Katulad kanina, kasakasama mo isang miyembro ng mga panatiko. Wala ka na ba yung makikita may konting representasyon para makasabay mo sa kalye kaysa dun sa basurang yun? Tama na! Tama na ho, Papa! Dapat niyong malaman na asusto na akong gulang upang magpa siya ng aking kakasamahin. Tungkol lang po sa pananampalataya, bigyan niyo akong kalayaan mo pabilang sa mga Katoliko sa Sacrifice Valley! Ano? Nababaliw ka na ba? Gusto mong sumanib sa sandakot ng mga parati kong yun? Hindi. Hindi kitang papayakan kailanman.
itaga mo yan sa bato! Gagawin ko lahat ng paraan. Sukdulan ni pakulugit sa koleyo. Naintindihan mo? Manolo! Manolo, bakit na naman ba kayo nag-aaway na mag-ama? Kasi itong anak mo eh. Ayaw pasaway sa pag-anib sa mga panatikong nasa Sacrifice Valley. Siguro nabalita mo na ang tukos sa albularyong babae na kung tagurian nila'y ingkong na gumagamot sa pamamagitan ng dasal at hokus-pokus. Ito lamang ang masasabi ko sa bagay na yan. Kung totoo ang sinasabi mo na ang mga panatiko sa Sacrifice Valley ay pawang mga huwad lamang, nasisiguro kong balang araw ay matatapos din ito. Pero kung talagang para sa Diyos sila, walang sino man ang makapipigil sa kanila. Ito naman ang tandaan mo, Rita. Pag hindi nagpasaway ang anak mo, ako mismo magsasara ng Sacrifice Valley! Buti na lang binalikan pa kami dito, kahit alam mong mahirap. Pero masaya. Kahit anong mangyari, talagang babalik ako dito. Oo nga pala, ligaya. Congratulations. Magpapatata ka na rin pala mamaya at magiging membro ka na rin namin. Oo nga eh. Pero may mga bagay pa akong hindi lubusang maintindihan tungkol sa pagpapatatak. Alam mo, ligaya, kailangan malaman mo na sa oras na matatakan ka at maging alagad ng mahal na ingkong ay mapapasayo ang biyaya ng Espiritu Santo. Patatawarin niya mga kasalanan mo, babaguhin niya pagkatao mo at bibigyan kanya ng banal na pangalan. Oo nga, ligaya. Como el nombre es Saria de Siena. Spiritum Christum salva, ego te batiste, como el nombre in este Ávila. Office of the Mayor, may I know who's calling, please? One moment, please. Excuse me, oh Mayor. Si Don Manolo nasa linya po. Thank you. Kamusta, Don Manolo? Ano po mga paglilingkod ko sa inyo? Tungkol sa Sacrifice Valley? Aliglado, Don Manolo. Pakikrusin ko ang mga tauhan ko. Hindi ako titigil hanggat hindi na huhuli ang mga namumuno rito. Saan niyo ba kami dadalhin? Ano ba ang kago namin? Pare, dumarami yata ang tao sa labas, oh. Huwag mo intindihin yun. Tira. Ayun talaga kayo pwedeng pumasok. Mahaba-haba pang biyahe. John, what's bothering you? Kinakabahan ako, Anjali. Wala pa akong balita simula ng inaresto ni Mayor si Mamang at Manuel. Don't worry about it, okay? Everything's gonna be all right. Magandang gabi, oh. Checkpoint lang ho tayo. Okay. Oh, sige. Sige, abante na. Abante na. Oh. Salamat po, boss. Sir, checkpoint lang po tayo. Oh, sige. Abante na. Oh, abante na, abante na. Ma'am, good evening po. Checkpoint lang po. Sir, may detour ho tayo. Dito lang ho daan. Dito? Aha. Sige!
these men? What do they want from us? Just follow whatever they want. Ikong tulungan niyo po kami. Kami mga kawal ng bayan. Tumunod lang kayo sa amin, walang matas. Oh, Bising Bandit, umpisahan mo na koleksyon. Okay. Iba naman yan, papatulan mo. Mag-connect sa wala lang. Makasama, tayo na! Diablo. Dahil may papahayag na yung salita ng Panginoon. Ano man ang mangyari sa mga? Dito tayo. Sabi ni Epe, ayaw niyo lang kumain. Gusto niyo ba lahat kayo mamatay sa gutom? Walang diferensya kung mamatay kami lahat sa gutom, Mayor. Ang gusto kong malaman ay ang dahilan kung bakit niyo kami ibinilanggo dito. Bakit? Hindi niyo ba alam? Narito kayo sa kasong panggugulo sa katahimikan ng bayan. Yan ang mga reklamo na kararating sa opisina ko. Disturbance of peace and order. Wala na kayong ginawa ko hindi manggulo. At marami na kayong niloloko. Ano? Panggugulo, Mayor? Paano mangyayari yun? Eh, hindi naman kami lumalabas ng Sacrifice Valley na malayo dito sa kabayanan. At isa pa, Mayor. Hindi kami nanloloko ng tao. Naglilingkod kami ng tapat. Yan ang mga reklamong nakararating sa opisina ko. Mabulo kayo dyan. Kung ayaw nyo kumain, bahala kayo!
Mayor, nagkakagulo mga tao sa labas. Ano? Itong bayan ng Hermosa. John, ano ba yan? Angelis, sandali. Titignan ko lang. Mamang, anong ginawa nila sa inyo? Sinaktan ba nila kayo? Mabuti naman, Manuel, at di mo pinabayaan ang mamang. Kuyang, alam mo namang kami ang laging kasama ni mamang sa lahat ng pagkakataon. Pero, palagay ko, maaari pang masundan yung mga nangyari. Ano po bang binabalak niyo, mamang? May mga nagpayo sa akin na ihabla ko raw si Mayor. At ang mga namiruiso sa atin. Ang pasya ko naman eh, wag na lang. Tsaka, walang sino mang makahahadlang sa ating malinis na gawain. Bika nga ng Panginoong Jesus, patawarin sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. May dumarating! Sika, Bruno. Nandun po siya. Bruno. Napadpad kayo, Don Manolo. Iwan nyo kaming dalawa dito. Upo kayo. Mukhang mahalaga ang pakain nyo. Mabilis ka rin makaamoy ka, Bruno. Sa tagal ang pinagsamahan natin. Sa laki ng suporta nyo sa amin buwan-buwan. Kahit anong sabihin nyo sa akin, hindi ko kayo paihindihan. Narito ang perang suporta ko. Personal kong dinala ito. May pa-bonus pa. May mahalaga akong ipatatrabaho sa'yo. Magsalita kayo, Don Manolo. Nabalitaan ba yung tinatawag nilang Sacrifice Valley? Yun nasa pagitan ng Hermosa at Dinalupian? Alam ko yun. Ang gusto ko sana ay mawala sa mapa ang Sacrifice Valley na yun, Commander. Don Manolo, isasakripisyo ko ang Sacrifice Valley. Ako mismo ang papasok sa lugar na yun at buburahin ko sa mapa ang Sacrifice Valley. Sergeant Melgar, tama ang impormasyon na nasa agap natin. Na si Cap Bruno at ang kanyang mga tauhan ay sa sapang bato lamang maaaring dumaan. Patungong Hermosa. Ihanda mga tauhan, lalakad tayo. Mga bata, tayo na! Thank you.
Ay, Diyos nga sa'yo. Bukod kang pinagpala sa pakinggan. Anak, wala na siya. Masyado magkikikilos. Hindi pa ganap na magaling ang iyong sugat. Dinaril kita. Bakit buhay ka pa? Ito. Ito ang nagligtas sa akin. Here's your food. Paano ka, Bruno? Paalam na muna ako. Salamat. Mag-iingat ka. Maraming salamat. Ka, Bruno? Don Manolo. Isasakripisyo ko ang Sacrifice Valley. Ako mismo ang papasok sa lugar na yun. At buburahin ko sa mapa ang Sacrifice Valley. May isang bala pa pala ang baril ko. Ano kaya? Santuhin ka kaya muli ng baril na ito? Bruno, wag! Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Sinong Diyos? Ako ang Diyos mo ngayon. Dahil nasa dulo ng daliri ko ang buhay mo. Patawarin ka ng Diyos sa gagawin mo. Hindi ko na kailangan ito. May pag-asa pa ba akong maligtas? Ang Diyos ay mapagpatawad ka, Bruno. Dahil ang Diyos ang pag-ibig. Ikaw ay nawawala at muli ka natagpuan. Ikaw ay patay na at muli kang binuhay. Anita, huh? I've been wondering about John.
Nagkaroon ba siya ng girlfriend? Hay nako, Sister Angelie, siya ay manong na manong pa. Manong? What do you mean by manong? Sister Angelie, here are some of my brother John's laundered shirts. Ikaw na sanang bahala dyan, ha? Oh, sige, thank you, ah. Teka, ba't mukhang bihis na bihis ka? Malayo pa kasing lalakarin ko, eh. O, paano? Mauna na ako sa inyo. Bahala ka na dyan, ha? Sige. Ay, nako, si Kuya Manuel talaga. Siguro pupunta na naman ng Maynila yon para sunduin si Ligaya. Nako, malaki na yata ang tama nun sa babae yun, eh. Nako, lagot siya sa papa nun. Eh, hindi naman kasi naniniwala yun sa mahal na ingkong. Si Kuya Manuel talaga, oo. Mabuti naman at naisipan mong manatili pa ng ilang araw dito sa Sacrifice Valley. Oo nga, Mama Vering. Napagpasyang kung hintayin ko na lang ho yung araw na pagpapasa nyo ng cruise. Mama, ito na po yung bulaklak na pinakuha nyo. Salamat. Anak, si Apo Isaac, taga Ilocos. Kumusta ka? Katatatak niya lang nung isang araw. Ang anak ko, si John. Apo. Alay mong dito pa nag-cruise ang ating mga landas. John, sandali lang. Ang pamamahay na ito ay may patakaran sinusunod. At ang patakaran sa pamamahay na ito ay para sa matuwid na kailangan sundin. Hindi ko gusto ang kinikilos ng babaeng tinuntong mo sa pamamahay ko. Pagsabihin mo yan, John. Mama, isang mabuting babae si Angeli. Bigyan niyo pa siya ng konting panahon at masasanay din siya sa pananatili niya rito. Inuulit ko, John. Masamang impluensya ang babaeng yan. Kung magpapatuloy ang pananatili niya dito sa Sacrifice Valley, kumilos siya ng naaayon sa ating patakaran. I had a long talk with Mamang. Kailangan sundin natin ang mga kagustuhan niya. Ayaw niya ng mga kinikilos mo, gaya niyang pananamit mo. John, this is me. Bakit kailangan ko pang baguhin yung sarili ko? I'm here because of you. Now, if you really want me, let's just go to the States. You know, let's just blow out of here. This place is not for you, and it's definitely not for me. Angeli, I need you. Pero kailangan din ako ng mamang. Thank you.
Hi, love. I hope you won't mind, but it's already past one. Come on. Sige na, mauna ka na. Susunod na ako. Oh, come on, love. I really want to go to bed now. Tatapusin ko lang itong binabasa ko tapos aakyat na ako. Sige na. Akin na yung Bible. No. Which do you prefer? Me or this Bible? John, I need you now. Anjali, please. Mahal kita. Alam mo yan. Please understand. You're the one who doesn't understand. Don't you realize that it's been 3 weeks since we last made love? What's your problem? Have you lost your manhood? Or have I lost my charm? John, you have to make a choice. Me or this book. Anjali, these are two different things. One is physical, the other is spiritual. We both love each other very much. Kaya hindi rin dapat natin pong paggawain ito. Is this the way to show me that you love me? Is this the way to show me that you care? Sabi mo mahal mo ko. Sabi mo you care. You're such a liar! I hate you! I hate you! I hate you! Good afternoon, Doña Rita. Sumakit ang kanyang katawang kagabi, Doc. Kaya ko kayo pinatawag. Bibigyan ko siya ng reseta. Kung sakaling hindi makuha, tawagan nyo na lang ako, Don Manolo, bago magsanto-santo. Doc, Mayor, doon muna tayo sa baba at may pag-uusapan tayo. Tayo na. Doktor, marahil ay nabalitaan mo na ang tungkol sa huwad na faith healer doon na nanggagamot sa tinatawag na Sacrifice Valley. Eh, hindi ba nakakasira yung sa inyong profesyon bilang manggagamot? Kayo nagsunog ng kilay, ika nga, at gumastos ng malaking salapi. Oo, pero marami pa rin pumapatol sa kanila dahil sa kamangmangan. At ang iba naman, dahil sa kakapusan ng pera. Ganun pala eh. Eh bakit hindi kayo kumilos? Kawawa naman yung pinagsasamantalahan nila. Imbes na gumanay ang kanilang karamdaman, eh lalong lumalala. At kung minsan, tuluyan na mamatay. Tama siya, Doktor. Kailangan maputol ang kanilang pagsamantala. Bukas, ay gagawin na naman nila ang taunang pagkapasa ng krus. Nang pangunahing faith healer ng Sacrifice Valley, nang tawag nila Ingkong, ayon sa kanilang propaganda, namamatay daw na sabi Ingkong matapos ito magpasa ng krus. Mabubuhay na muli kagaya ni Yesu Kristo. Kung naroroon ka, Doktor, sigurado matutuklasan mo ang salamang kanilang yun at doon matatapos ang kanilang panluloko at panlililan sa ating kababayan. Oh, no, Doc. Masama namin ni Mayor ang paglilingkod mo sa ating mga kababayan? Oo. Makakaasa kayo. Thank you.
sa ilang sandali na lamang ay lalabas na ang prosesyon na manggagaling sa simbahan. Blackie, bakit ang sabi mo sa akin eh, eksaktong alaunang labas ng prosesyon? Bakit hanggang ngayon eh, wala lang pa? Lalabas na yun. Gusto mo, pumunta muna tayo sa simbahan sandali at magsimba tayo. Huwag na, Blackie. Baka ako'y sumampalataya pa sa sinasabing inkong na yan. Di ba, Jack? Ah, oo. Alam din ni Ben yan. Paminsan-minsan, nakakasama ko rin siya doon eh. Alam mo, kaya ko kayo isinama rito, gusto kong makilala ninyo ang inkong at tuloy sumampalataya tayo sa kanya. Blackie, nakalimutan mo na ba? Ako ang hari ng Biblia sa Santa Cruz. Ha! Hindi mo, Jack? Apo, buhat na. Apostol, ayos ka na ba dyan? Tayo na. Ang naganap noong pagpapakasakit ko bilang inyong Panginoong Hesukristo ay muli inyong masasaksihan sa kaganapan ng Espiritu Santo. Magsisimula na tayo. Ilagay niyo sa krus na ito ang inyong mga kasalanan at aking papasanin bilang pag-ibig ko sa inyo. Siya ang sinasabi ko sa inyong si Sister Biring na nanggagamot at nagpapagaling dito sa Bataan at sa iba pang lugar. Balita ko eh. Inkong ang tawag niya. Bakit hindi tawag niya eh? Inkang? Kabilang po. Kabilang po, paraanin lang po si Inkong. Tipong mabigat yung krus na yan ah. Hindi niya kaya yan. Kaya ko nga kayo isinama rito para makakita ng isang milagro. Milagro? Blackjack. Hanggang ngayon ba na may uso pang milagro? Napapansin ko sa'yo, Blackjack. Alam mo, bilib na bilib ka sa inkong na yan. Aba,
Iyan nga ang isang dahilan kaya isinamo ko kayo rito para patunayan sa inyo. Oh, paano porong? Duda ako sa krus na yan. Hindi ako pwedeng palsutan. Batang Maynila ito. Malalaman ko rin mamaya kung genuine o peke ang krus na yan. Excuse me. Muna kayo. Ingkong, ako si Sirineo. Gusto mong tulungan kita. Ha? Manda ka, Ingkong. Lalakad na tayo. Ako ang bubuhat.
Bakit? Ano nangyari? Halika dito. Dito ka maupo. Yan. Bakit? Ano ba talaga ang nangyari? Tumalsik ang dugo sa aking mga mata. Hindi ako makakita. Mabdi. Siguro. Kinastigo ka ni Ingkong. Bakit? Ano ba ang ginawa mo? Kanina, kumuha ko ng krayo. Tinuso ko ang braso ni Ingkong para matyakong siya ipatay na. Pero sumirit ang dugo sa aking mga mata. Hindi ako makakita. Nag-blackout ako. Mabdi! Parang mabubulag ako! Sobra ka kasi! Mabuti nga sa'yo! Mabulag ka sana! Bakit? Masakit ba? Idilat mo ang iyong mga mata! Parang mabubulag ako! Idilat mo ang iyong mga mata! Sa ngalan ni Ingkong, idilat mo ang iyong mga mata! Malinaw ang aking paningin. Nakakakita ko. John, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Imagine your mom died and after a few hours, nabuhay uli siya. Alam mo, Angeli, nangyayari ang taon-taon upang muli ipakita sa tao ang paghihirap ni Jesucristo. Well, I still have my doubts. Nasa sa'yo naman yan eh. Siguro naman nakita mo yung mga libu-libong devotees na nagtsatsaga at naniniwala. Well, ang Panginoon ay makapangyarihan at mahiwaga. At walang makakapigil o makakahadlang sa kapangyarihan nito. At kung dumating ang panahon at nais ang tawagin ng sino man upang maglingkod sa kanya, walang makakahadlang dito. John? John, come here! Here's your iced tea, John. Thank you, Anjali. Shall I wait for you? No. Please go ahead. I'll just follow in a while. Thank you.
matapos mong kumain ay magpahinga ka na rin. Masyado ka nang napagod sa pag-aalaga sa akin magmula nang lumabas ako sa ospital. Baka pati ikaw ay magkasakit niyan. Huwag mo kong alalahanin. Ikaw ang kumain ng kumain para lumakas ka agad ng katawan mo. Oo nga naman, Mama. Sige na ho para lumakas kayo agad. Honey, maiba ko. Ano nga pala ang sabi ni Dr. Noriega tungkol sa sakit ko? Kasi masyado na akong pinahihirapan ng masidhing kirot sa tuhod ko. Pati sa gabi, hindi na ako makatulog. Sobrang sakit. Eh, ikaw kasi. Pinilit mo lumabas ka agad ng ospital, eh hindi ka pa magaling. Pero huwag ka mag-alala. Bukas na bukas ay makikipagkita ako kay Doktor. Kumain ka pa. Eh, Doc, ano ba naging resulta ng X-ray ni Rita? Ito ang X-ray ng mga tuhod ni Mrs. Diyan namin ibinasa ng dalawang espesyalista sa sakit sa buto na kasamahan ko ang aming tinatawag na prognosis tungkol sa sakit ni Mrs. Ano ba naging prognosis nito? Una, kung ipagpapatuloy ang paggagamot sa kanya sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang antibiotic at morpina, eh malamang na magkaroon ng taning at umikli ang kanyang buhay. Ang pangalawa at huling option, ang pagputol sa kanyang mga tuhod. Ang gatas mo, Mama. Salamat. Alam mo ba ang pinag-usapan namin ng papa mo kagabi? Hindi raw siya nakontento sa prognosis ni Dr. Noriega. Kaya't nagpa siya ang papa mo na dalhin ako sa Amerika para ipatingin sa mga espesyalista doon. Kailan daw, Mama? Ngayong gabi ay lalakarin niya ang visa namin tungo sa Amerika. Huwag ka mag-alala, Mama. Palagi kita yung pinagdarasal kay Inkong para pagalingin ka. Sinong Inkong yun? Yun daw akong banal na espiritu na lumulukob sa kanyang katauhan. Anong banal na espiritu, Iha? Ang paliwanag ni Rektora Biring ay Trinity daw yun. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo sa iisang Panginoon. Ganun ba? Honey, aalis na ako, ha. Baka mahuli ako sa flight ko sa Cebu. Ligaya, ikaw na ang bahala sa mama mo, ha. Oo, Papa. Honey, mag-iingat ka, ha. Huwag kang mag-alala, ha. Oras na makuha ko yung visa, uuwi na kagad ako. Okay? Honey, nandito na ako! Honey! 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 Maria!
Maria! Maria! Dumating na ho pala kayo, Don Manolo. Ang senyora mo, si Ligaya, nasan sila? Umalis po sila. Umalis? Saan sila nagpunta? Ay, kwan po. Pupunta raw po sila sa Sacrifice Valley. Malayo po yon. Hindi ko po alam kung saan yon. Nagpunta sila sa Sacrifice Valley? Totoo ba yung sinasabi mo, Maria? Yan po ang narinig ko sa kanilang mag-inang kagabi. Pati na po ang lalaking kasama nila. Lalaki? Ang ibig mo sabihin may kasama silang lalaki? Oo. Medyo bata pa po siya. Manuel ho ang tawag sa kanya. Magandang hapon sa inyo. Kayo pala, Don Manolo. Napasyal kayo. Ano bang maitutulong ko sa inyo? Nasaan ang kasama ko? Nasaan siya? Ilabas nyo siya kundi pasasabungin ko itong lugar na ito. Patawarin niyo ako, Panginoon. Huwag mo akong luhuran. Ako'y tao rin katulad mo. Kung ang Diyos ay nakapagpatawad, ako pa kaya nahamak na tao lamang. Pagpalaing ka nawa ng mahal na Ingkong. Purihin ka, Panginoong Diyos, ng lahat ng kinapal. Sapagkat sa iyong kabutihan, tinanggap namin ang tinapay na inaalay sa iyo, nagmula sa lupa at pinagpagura ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng misteryong ito ng tubig at alak, naway mabahaginan kami ng kanyang pagka-Diyos
Yayaman na isa siya sa aming pagkatao. Purihin ka, O Panginoong Diyos, ng lahat ng kinapal. Sapagkat sa iyong kabutihan, tinanggap namin ang alak na inaalay sa iyo, nagmula sa punong ubas at pinaghirapan ng tao upang maging inumin ng aming kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Sinabi ko sa'yo, kailangan kong bumalik sa Amerika. Goodbye, Anjali. May the good Lord bless and guide you. Salamat. And whatever the good Lord wants of me, I'll follow. Handa ko nang harapin ang anumang pagsubok. I'll never forget you. Sa tulay na luluhay.
sa tulay ng buhay.